ngayon po mga kautol ay dandahan po natin itong itanim ang ating pechay kasi maliit po yung mga katawan nila. Kaya kailangan po talagang idahda natin silang itatanim mga kautol. So kukuha lang po tayo mga kautol ng dalawang piraso ng ating pechay. Pipiliin natin yung mga medyo malakas ang katawan. So ganito po mga kautol, dalawang piraso ng pechay at ating itatanim dito sa ating ginawang pot. So what's up mga kautol, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po sa aking small YouTube channel kung saan mayroon naman po kayong bagong kalaman, matutunan sa paghahalaman. So ngayong umaga po mga kautol ay maaga po akong pumunta dito sa aking small garden para po magbungkal ng lupa at tataniman natin ng pechay. So ngayon ay papakita ko po sa inyo mga kautol yung tamang paraan sa pagtatanim ng pechay. So bago yan mga kautol, at kung bago ka pa lang po sa aking small YouTube channel at napanood mo ang video ito, ay paki-like, share and subscribe naman po at i-press yung bell button, i-select all para updated ka sa mga susunod na video na ating i-upload. So ngayong umaga mga kautol ay kukuha po tayo ng mga seedling doon sa dulo na pinatubo ko noong nakaraang linggo at ililipat natin dito sa aking bagong ginawang pot. So tara mga kautol, samahan niyo ako at mamuha tayo ng bagong seedling at magtatanim dito tayo dito sa aking ginawang bagong pot at para tayo ay kikita. Hi ulit sa inyo mga kautol, nandito po tayo sa aking pinatubuan ng pechay. So ito mga kautol, medyo lugi tayo ngayon mga kautol kasi yung pechay natin ay nasisira po sa ulan at konti lang po yung nabuhay. Kaya yan po mga kautol, parang lugi po tayo ngayon sa ating pechay. Yan mga kautol, kunting-kunti lang po yung nabubuhay. At yan ay dahil po siguro sa ulan. Kaya yan, isisave natin at ililipat natin doon sa ating bagong ginawang pot. Sa paghahalaman kasi po mga kautol ay hindi po talaga maiwasan yung panahon na minsan ay natalo ka minsan. Kasi hindi po natin alam yung kondisyon ng panahon. Katulad po ngayon mga kautol, dahil sa sunod-sunod na pag-ulan, kaya ganito po yung nangyari sa aking 7 days na pechay. So nalanta po sila at yung mga katawan nila mga kautol ay medyo nabali. So sa pag-aalaman talaga mga kautol ay hindi talaga maiiwasan ang ganitong senaryo. Kaya talaga mga kautol, buong puso po akong sumasaludo sa lahat ng mga farmers na kahit maliit lang po yung kita ay patuloy pa rin silang nagtatanim ng halamang gulay para lang po ma-providean ang lahat ng mga pangangailangan sa pagkapagkainan. So saludo po ako sa lahat ng mga farmers natin dito sa Pilipinas at sa buong farmers sa buong mundo. So ngayon po mga kautol ay yung 7 days old natin na pechay ay ating i-save at ating itatanim doon sa bago nating ginawang pot. So dandahan po natin silang kukunin mga kautol para hindi po masira yung mga ugat nila mga kautol. So ang napakaliit kasi nila mga kautol eh. Yan o. Yan. Doon. So ngayon po mga kautol ay dandahan po natin itong itanim ang ating pechay kasi maliit po yung mga katawan nila. Kaya kailangan po talagang idahda natin silang itatanim mga kautol. So kukuha lang po tayo mga kautol ng dalawang piraso ng ating pechay. Pipiliin natin yung mga medyo malakas ang katawan. So ganito po mga kautol, dalawang piraso ng pechay at ating itatanim dito sa ating ginawang pot. Dapat dahan-dahan talaga ang pagtanim nito mga kautol kasi yung mga katawan nila ay nakakaliit. Yan, nakaisang ano na po tayo mga kautol. So ito mga kautol, dalawa naman ulit. Ito dalawa.
saya pala. Ang saya talaga mga kauton pag magtatani mga kauton. Kasi alam naman darating na araw ay may anihin tayo mga kauton. Ang magtanim po mga kauton ay hindi biro, maghapong na kayo po. Tatanim tayo ng pechay para po pang nilagang baboy, dalawang piraso para sa 12 cm ang layo po nila mga kauton. Dapat lang kasi mga kauton ay isang piraso, pero sa akin ginawa kong dalawa kasi baka hindi mabuhay yung isa, at least mayroon pa tayong isa. So ang layo po nila mga kauton ay nasa mga dalawang sukat ng ating kamay, 12 cm to 15 cm po mga kauton yung tamang ratio po sa kanilang distancing. So kailangan po talagang distancing mga kauton para hindi po ano yung mga dahon nila mga kauton. Yan po mga kauton. So ngayon po mga kautol ay nandito na po yung nakuha natin na bagong mga seedling ng pechay, at medyo po nasira sila mga kautol. Yan po mga kautol, tingnan nyo. Medyo po nasira sila sa mga pag-ulan, kaya sana lang po ay makasurvive sila mga kautol. So ngayon po mga kautol ay atin na po itong itatanim dito sa ating nagawang bagong patch. So ngayon simula na po natin mga kautol ang pagtatanim.